buksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo pagkatapos ng Merkules ng Abo. At ngayong Sabado, unang Sabado ng Kwaresma, ay atin pong pagnilay-nilayan ang panawagan ng ating Panginoon sa pagbabalik-loob. Sa ating unang pagbasa sa aklat ng Propeta Isaias, kung magbabalik-loob ang lahat, sila'y magniningning na liwanag para sa lahat. At sa ating Ebanghelyo, tayo ay magkaroon ng tunay na pagbabago gaya ng pagtawag ng ating Panginoong Hesukristo kay Levi Mateo upang magkaroon ng pagbabalik-loob, sapagkat naparito ang ating Panginoon upang magbalik-loob ang mga makasalanan. Sama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting na mga chapels, groups, at communities ng mga parokya. Sama rin natin ang intensyon natin ito sa mga naapektuhan sa lindol sa ating bansa at sa lindol din sa Syria at sa Turkiya. Isama rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine. Mga kapatid, tayo na tinatawag ng ating Panginoon na magbalik-loob ay nangailangan ng tunay na pagbabago. Sa mga sandali na hindi tayo tumatalima sa kaluuban ng Diyos, at tayo dahil sa ating karapukan at kahinaan at nagkasala, hilingin po natin ang kapatawaran upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan at upang kami may ipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog, muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, ang mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, huwag inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, gigagawa o maghuhunta na walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa akin dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ng buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa'yo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon, ang likod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ng lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay nandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang iskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom? Nakasalo ang mga publikano at mga makasalanan." Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magpagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa unang Sabado tayo ng unang linggo ng Kwaresma. Bahagi tayo sa Sabado pagkatapos ng Merkulis ng Abo. At ngayon ang tema po natin ay tungkol sa panawagan ng Panginoong Diyos na magbalik-loob. Sa atin pong unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 58, pangalawang bahagi ng versikulo 9 hanggang versikulo 14, sinasabi ni Propeta Isaias na ang gusto ng Panginoon, ang ibig ng Panginoong Diyos, hindi po yung marangya na preparasyon sa isang pagbabago o pagbabalik loob. Upang sila ay umusad sa kadiliman ng kanilang kalagayan bilang mga makasalanan, sila ay magbago at maging instrumento ng makatarungan na buhay na kung saan kanila pong igalang ang kanilang kapwa at sila ay matulad ng batis na nagbibigay buhay sa mga tanim na sila ay isang liwanag para sa kanilang kapwa. Ito yung kaluuban ng Diyos. Kaya sinasabi sa ating Salmo 85 ngayon, nagdasal ang salmista sa versikulo 11 ng Salmo 85, "Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod, Panginoong Diyos na si Yahweh." Kaya ang atin pong panawagan na tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos, magbalik loob. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 5, verse 27 hanggang 32, tinawag ng ating Panginoon ang isang publikano na si Levi. Si Levi, ayon pa sa tradisyon, siya yung magiging Mateo na susulat sa Ebanghelyo ng Panginoon. At siya yung sumunod sa Panginoon mula sa isang tinuturing na isang tao na public sinner. Bakit po tinuturing itong mga publikano, taga-singil ng buwis na public sinner? Dahil
sila'y naniningil ng buwis. Hindi para sa bayan, hindi para sa tao, bagkos para sa Roman Empire. Kaya kung minsan sila ay yumayaman, dahil hindi po nila ibinigay sa Roman Empire ang lahat at tinatago nila. Pero karamihan sa kanila ay tinatakot nila ang kanilang kapwa, mga Hudyo, na kapag ka hindi sila magbigay ng buwis, ay lulusubin ng hukbo ng Roman Empire. Kaya sila ay tinuturing na mga taksil, mga makasalanan. Ngayon, noong si Libby ay tinawag ng ating Panginoon at iniwan niya lahat, kaagad nagbulong-bulungan itong mga presiyo at eskriba. Mga presiyos, ibig sabihin, sila ay itinabi. Hindi po sila kasali sa mga struktura at mga taong may kasalanan. At ang mga eskriba, sila po ang nagturo tungkol sa Torah. Ang Torah ay aklat ng mga batas na kanilang dapat sundin. Na nakisalo ang ating Panginoon sa mga makasalanan. Ang sagot po ng ating Panginoon ay napakaganda po nating pagnilay-nilayan dahil sinasabi niya, hindi po nangangailangan ang mga maikalusugan ng doktor. Bagkos ang ilangan ng gamot ay ang mga may sakit. Dahil naparito siya, hindi upang tawagin ang nagmamatuwid sa kanilang sarili, bagkos sa mga makasalanan upang sila'y magsisisi. Magsisisi ang ginagamit ko dito na salita ay ang salitang koinoko na Griego na mitanuyan. Mula po sa mitanoia, pagbabago, na sabi, Amartulos is mitanuyan. Versikulo 32, Kapitulo 5. At itong mitanuyan ay atin po may hambing sa pangyayari sa ating unang pagbasa na kung saan tinatawag itong mga tao na kanila pong bigyan ng pagkain ang mga nagugutom, sila ay magiging liwanag sa karimlan ng buhay, sila ay magtayo uli sa mga nawasak na mga gambalay, na mga institusyon, na mga bahay at iba pa. At dahil dito, ang kanila pong ginagawa ay para sa ikapupuri na ang Diyos ay siyang dapat bigyan ng narapat na kaligayahan. Itong unang pagbasa ay mahalaga po dito ang versikulo 12, Kapitulo 58 ng propeta Isaias. Guder Peres. Guder Peres ay sa isa pong lingwahe nila ay maikumpara po sa tinatawag na tsuba. Tsuba, ibig sabihin, pagbabago. Ito yung katumbas ng mitanuya sa ating ebanghelyo. Na sa Latin naman ay tinatawag na poenitensya. Tayo ay gumagamit lagi ng penitensya. Yun po ay magbabago. Mula po sa Latin na poenitensya, magbago tayo, magbalik loob. At itong mitanoo, utsuba, upoenitensya, conversion, change of heart, ay tunay na pagbabalik loob para sa Panginoon upang tayo ay sumunod sa ating Panginoon, upang tayo tumatalima sa Kanya. Hindi po nating tingnan ano ang kalagayan ng ating kapwa na magbago at magbalik loob. Gaano man kalaki ang nagawa ng kasalanan ng isang tao, mayroon pa rin siyang pagkakataon na magbabago at magbalik loob. Sapagkat gusto po ng Panginoon na tayong lahat ay magbalik loob, na tayong lahat ay maging kabilang sa Kanyang hinirang na bayan.
na tayong lahat na inibig at minamahal ng Panginoon, kay binigay po niya ang kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Hesus Nazareno upang ibigay ang kanyang buhay na ipako sa krus na matay para sa atin at nabuhay muli upang tayo'y iligtas. Ganon kadakila ang kanyang pag-ibig na ibig ng Panginoon na tayo ay magbalik loob, na tayo ay magbabago, na tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At ito yung tinatawag na tsuba, mitanoo, o poinitensya, conversion, pagbabago o pagbabalik loob. Kaya po natin gawin ang pagbabago. Hindi po tinitingnan ng Diyos gaano kalaki ang ating mga nagawang kasalanan. Ang Kanya pong tinitingnan, gaano tayo magkaroon ng pagbabago ng ating mga puso. Gaano man kabigat ang kasalanan ng ating nagawa, mas dakila pa ang pag-ibig ng Diyos. Gaano man kalaki ang ating mga pagsuway sa Panginoon, napakaluwag naman ang Kanyang kamay na tumanggap sa atin. Gaano man tayo nasadlak sa karimlan dahil sa ating pagkalito at pagkawalay at pagkalayo sa Diyos, nariyan siya handang tumatanggap sa atin. Sapagkat hindi tayo iiwanan ng Diyos, siya ay tunay nagmamahal. Ang kanyang pagkandili ay hindi mapapantayan. Sapagkat siya ay puspos ng habag at dakila ang kanyang pag-ibig para sa ating lahat. At dahil dito, tinatawag tayo ngayong Kwaresma, 40 na araw, Kwaresma, na sa ating paghanda sa dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus, tayo ay makaalaala na bago tayo makaranas ng bagong buhay, kinakailangan nating tanggapin ang panawagan ng Diyos na magbabalik loob, magbabago. Sapagkat kung tayo'y nagbabalik loob at nagbabago, at maghahari ang Diyos sa ating mga puso na dinalisay ng ating pagbabago, na ang Diyos ang siyang gumagabay sa ating mga isipan kapag ito'y nilinis natin at para lang sa Kanya ang ating mga hadikain, ang ating daan ay daan tungo sa tunay na buhay na ganap at ikasiyasya na siyang ibig ng Diyos na ating isa buhay. Kaya wala pong ni isang taong magsabi na hindi kayang magbalik loob, sapagkat binayaran na ng dugo ng buhay, ng kamatayan sa cross ng ating Poong Hesus Nazareno. Ganon kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Naway tayo magbalik loob at magbabago upang tayo mapas sa Panginoon. Hindi tayo iwanan ng Panginoon sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang iligtas sa mga makasalanan. Buong kabawang loob sa pagtugon sa kanyang tawag, ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin at atin pong itutugon, banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan na nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo. Panal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo.
Panal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa, manalangin tayo. Panal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamiminta sa ating mga kasama, manalangin tayo. Panal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, sa panahong ito ng Kwaresma, bagamat hamad naming maging matuwid, nawa iadya mo kami sa pagiging labis na mapagmatuwid. Dinig namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ng kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang paghahain ito ng iyong pagkipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap na ito ni kapagpapatawad ng mga kasalanan at si kapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapangyarihan, tunay marapat na ikay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban. Na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na mangyalisi si awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tahanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at ng pagkabuhay niya, nakit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanahang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gani ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawani dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin na galing na utos sa turo ni Jesus na may natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluupan ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila isalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kaluban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayong ng amen pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus.
linisin mo, ugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, pagsusuod ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Available pa po doon sa information guard itong Lectio Divina para sa buong Jesus Nazareno. 130 pesos po ang bawat isa. So kung sino po yung gustong magkaroon ng libro sa pagnilay-nilay para sa ating pong Jesus Nazareno ngayong panahon ng Kwaresma, lalo't higit na sa panahon ng mga mahal na araw, available pa po ito. 130 pesos po. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na piging ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin. At maitaguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa ating Eucharistia o banal na misa, kayong narito sa loob at sa labas ng nambana ng Itim na Nazareno, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform at sa ating bansa at hanggang sa iba't ibang dako ng mundo, kayong mga nakrosposting sa pamagitan ng iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggen ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa mga lahat ng mga tumutulong at nagbigay ng donasyon upang makatulong ang Quiapo Church sa mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Ang panawagan po ngayon ay pagbabalik loob. Poinitensya. Mitanoo. Tsuba. Conversion. Naway, magkaroon tayo ng tunay na pagbabalik loob ngayong panahon ng Lent, ng Kwaresma, upang ating maipayag ng totoo ang ating pagiging Kristiyano sa panibagong panahon. Ngayon na po ang kusbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaagos na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila yung katugunan at tanggapin ng kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan din ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na way maalalang pangako noon sa binyag na ikaw ay kong ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon
magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Panginoong Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Panginoong Nazareno. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal